20 pesos yung rice. Just like any politician, nasabi ko, posible ba yun? Ano klaseng pangako yun? But if I am a true Christian, public servant, if I really believe in science, then hindi pwedeng ganun pag-isip ko. Dapat pag-isip ko, maganda yung conclusion. How do we get there? How do we get there? And if we don't get to 20, but we get to 30, hindi ba mas maganda yung kaso sa 40, 45, at 50? Ang aking magiging mantra itong next 6 years, ang tama ay tama at ang mali ay mali. But it's not enough to point out pag mali, kailangan magbigay ng alternatives kasi kung mali at sasabihin mo lang mali, tao din ang magsasuffer. Alam nyo, kailangan nyo ng fiscalizer. So kung ibibigay nyo yung Blue Ribbon Committee, then baka may dahilan ako mag-majority because I will be able to do my job. Ba ninyo na merong mga naghahanap na ng resulta? Matatawa ka eh. Nasa na daw ang mga pangako. Sipin mo, hindi pa nga nakakaupo. Sa June 30 pa, magsisimula si President Marcos at iba pang mga opisyal. Hinahanapan na kaagad ng pangako. So talagang nadudulas na sila. Atat na silang magsimula ng pagbatikos sa papasok na administration. Ngayon pa lang ay pinaghahanapan na nila. Alam nyo kung anong hinahanap nila? Nasa na daw yung 20 pesos, 20 pesos na price. Saka nakakita ng ganon. Pinag-uusapan pa lang yan. Gagawin naman nila. Bakit nagmamadali kayo? Ha? So diyan mo makikita na, inuulit ko, na yung mga opposition na identify sa Lenny Robredo, at saka siguro meron din ako napapansin na dati rin supporters ni Dumagoso ay naghahanap na din ng ganyan eh. Nasa na raw yung pangako. Saan nakakita ng ganyan klase mga tao? Hindi pa nakakapwesto, pinaghahanap pa na. Ito yung tandaan nyo na sinasabi ko. Yang lahat ng naghahanap na yan at nagmamadali, lahat yan anti-Marcos. Pag naapwesto na mula June 30, mag-uumpisa na rin ang mga yan ng batikos at negatibo ang kailang ilalabas. Tandaan nyo sinasabi ko. Hindi yan magbibigay ng kabutihan sa ating lahat. Magiging personal at magiging kalaban sila ng papasok na gobyerno. Kasi ngayon pa lang nagpapakita na eh at nagpapakilala na eh. Hindi pa nga, inulit ko, uupo pa nga lang, hinahanapan na. Hindi lalo na pag nakaupo na. Akala nila ang mga pangako ay overnight ay natutupad at nagagawa. Hindi po yan. Budget muna. Bubelo muna. Pupwesto muna. At saka ho gagawin ang pangako. Nang dahan-dahan, hindi biglaan. Ay ito ho mga natalo. Dahil siguro hindi nila matanggap na talo sila. Abay, nagmamadali. Nawala naman silang karapatang magmadali at maghanap dahil hindi naman sila tumulong kay President Marcos at saka Vice President Sara Duterte. Tandaan nyo, yan talaga yung mga atat na mambatikos. Ngayon pa lang nadudulas na sila. Ayaw ko ng pangalanan kung sino. May vlogger pa nga eh. May mga identify na mga di umano eh, eksperto. Ekspertong maghanap. Puro yabang ang dating. Ah, wala naman sinabi yung kailang mga kandidato sa kangkungan niya pinulot eh, sa totoo lang. Pero ngayon, atat na silang maghanap ng resulta. My goodness. Di ba? Maratawa ka na lang eh. Kaya ko ito binabalita, alam ko na, babasa rin nyo yan, napapansin ninyo. Sa akin naman, basta napansin ko rin, hindi ko palalampasin. Pwede ko silang patulang kahit hindi ko pangalanan. Kaya naman na, kasi nasabi ito, para yung mga Marcos supporters, Marcos loyalists, ay ating pinapalahanan, huwag kayong magpanik. Huwag niyong pansinin yung mga naghahanap na yan. Huwag niyong pansinin yung mga mapanirang yan. Suportahan niyo at ituloy ang suporta sa papasok na administration. Ako naman, kaya ko pinapansin yan kasi part ng aking trabaho na talagang punahin din yung mga ganong epal, yung mga ganong wala nga nang nagawang tulong, naghahanap pa. Kalaban nga, aba, naghahanap na kagad ng resulta. Di ba? So yan po yung mga taong hindi makatanggap sa pagkatalo, mga taong atat na maging oposisyon kahit wala sa lugar, o mga taong walang pagmamahal sa sariling bayan. Puro personal interest at political interest lang. Nako, wala akong magandang buhay ang mga ganyan. Okay? Ang mga vloggers, conforme, kumpara doon sa ibang mga sa mass media, o mainstream media ang tinatawag. At tama lang po na bigyan sila ng pagkakataon na makatulong.
Tama din po ang desisyon ng papasok na administrasyon under President Marcos na itong vlogger ay bigyan ng pagkakataon at makakatulong ito. Nawara direktang maiparating sa taong bayan dito at sa labas ng bansa ang mga programa ng gobyerno. Kaya't akin pong sinusuportahan ito. Naniniwala din po ako personal na ito ay malaking bagay, kakaiba ito, na direktang makapaghahatid, maaring mag-live pa sila o hindi kumpara dun sa ibang mga news operation na chinachap-chap, pinuputol-putol, binabago, tinutwist ang mga istorya. Delikado po yun. Ayaw ko nang banggitin kung sino gumagawa, pero yan po ay nangyayari. Okay? O baka sabihin nila, Mike, o bakit ikaw nasa media ka, bakit ikaw pumapabor sa vlogger? Eh kasi po, iba rin ang aking paniniwala. Kami, doon sa ginagawa namin sa television at radio, ay talagang bahagi kami ng pang-suporta sa administration ngayon at sa susunod na pamahalaan. Kaya ang vlogger na ma-influensya ngayon at pinaniwalaan, bigyan din natin ng pagkakataon dahil sila ho talaga ang maghahatid ng mga tamang balita para sa mga kanilang mga followers at mamamayan sa buong mundo, hindi lang sa Pilipinas. Isa pang iso, isa pang bagay na ang advantage nila dahil sila ho ay malaki ang naitulong sa pagkapanalo ng unit team. Hindi lang President Marcos, Vice President Sara, kung hindi pati yung mga kaalyado nila sa local and national. Ang laking tulong nila. So hindi naman ito kabayaran sa kailan naging tulong, kung hindi ito ay isa ring pagkakataon na kailang maituloy-tuloy ang kailang gawain dahil kinakilig naman ng kanilang mga followers. Hindi ho ba? So pwede kayo mag-comment at react. Suporta natin sila. Summer.